Marahil ay nakaranas ka na makatanggap ng regalo na hindi nakapagpasaya sa iyo at ang makapagbigay ng regalo na nagpahirap sa iyo dahil hindi mo alam kung ano ang makapagpapasaya sa pagbibigyan mo nito. Napakahirap talaga ang pagre-regalo kasi higit pa ito sa pagkakaloob ng mga bagay sa ibang tao, lalo na sa mahalaga sa atin. Ang hangarin kasi ng bawat nagre-regalo ay mabigyan ng kasiyahan ang pagbibigyan. Kung tutuusin nga naman, kung naghahanap ka ng regalo, eh napakarami namang tinitinda sa mall o kaya ngayon sa online shopping na kung tutuusin ay pwedeng ibigay. Pero bakit paminsan? Sa kabila ng napakaraming pagpipilian, eh tila hindi ka pa kumbinsido na iyon na nga ang dapat ibigay. Ang isa sa sagot dyan ay dahil hindi ka pa kumbinsido na yung ibibigay mo ang regalong maa-appreciate niya. Siyempre yun ang mahalaga. Yung kasiyahan ng pagbibigyan at hindi lamang yung ikaw ay nakapagbigay at bahala na. Marahil kung hindi mo masyadong kilala yung tao o kaya naman hindi siya ganoong kahalaga sa'yo, pwede na ganon. Pero mas lalo nating pinapahalagahan ang pagbibigyan, mas masusi tayo sa pagpili ng ibibigay kasi nga ang hangarin natin ay ang kasiyahan ng taong pagbibigyan. Alam mo ang pagsamba sa Diyos ay hindi nalalayo dyan. Ang pagsamba ay hindi lang tungkol sa gusto nating gawin o ibigay sa Diyos, ito ay tungkol sa gustong matanggap ng Diyos at gusto niya na gawin natin para sa Kanya. Kapag hindi natin nagawa at nasunod ito, epic fail ang pagsamba natin. Ang sabi ng Bible, sapagkat hindi ang inyong mga handog ang nais ko, kundi ang inyong pagmamahal. Mas nanaisin ko pang kilalanin ninyo ako kaysa mag-alay kayo ng mga handog na sinusunog. Ang talatang ito ay mahalaga dahil binubuksan ito ang isip natin sa gusto ng Diyos mula sa atin. Iminumulat tayo nito na paminsan, kahit akala natin na okay na ang nagawa natin, e posibleng sa pananaw ng Diyos ay hindi pa pala at nakukulangan siya sa mali nating pagsamba. Pinapakita ng verse na ang hinahanap ng Diyos ay ang ating pagmamahal. Maaari kasi tayo mag-alay ng handog na wala o kulang ang pagmamahal. Pero hindi tayo maaaring magmahal ng lubos at tunay sa Diyos na hindi natin ibinibigay ang tamang handog. Sabi nga, you can give without loving, but you cannot love without giving. Ang ating mga kaloob ay simbolo lamang ng nilalaman ng ating kalooban. Kaya kapag ito ay hindi lubos na sinusuri at pinag-aaralan, matutuklasang ito pala ay hindi sapat at kulang. Ang mahalagang tanong sa tunay na nagnanais na sumamba ay, kumusta ba ang aking pagmamahal sa Diyos? Naibibigay ko ba ang kanyang inaasam at nasisiyahan ba siya ng lubos? Sa Bible, may alay na para sa may kakayahan at may alay para sa medyo kulang ang kakayahan. Pero pareha siya na maaaring maging makabuluhan kung ang naibibigay natin ay ang tunay na nais ng Diyos. At pagdating dyan, lahat tayo pare-parehong may kakayahan. Nasa pa.